sa positive side naman, mga kapiksi, super blessed naman kayo na ibe-bless kayo ngayon ni Universe pagpasok ng 2024, mga kapiksi, ngayong full moon season, guys, parang bibigyan kayo ng another chance ni Universe. Parang merong ganap na mangyayari sa inyong trabaho, guys, or sa inyong pagkakakitaan, sa inyong kabuhayan, mga kapiksi, parang bibigyan kayo ng another chance ni Universe na magdesisyon kung anong gusto mong mangyari sa trabaho mo, kung anong gusto mong mangyari sa hanap buhay mo. Sa hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayon December to January para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle kayong cards guys, hanapin kayong energy ng Moon at saka yung energy ng Pisces. So ito yung energy ng Moon, mga ka-Pixie. Excuse me. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Pisces. So Pisces, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Guys, pasensya na kayo sa boses natin pag medyo namamaos na tayo, medyo sumasabit yung boses natin kasi marami na tayong nare-record. Yung full moon ngayong December, mga kapiksi, ay sa December 26, tapos yung next na full moon naman guys ay sa January 25. So ang reading na to, mga kapiksi, ay para sa period na yan guys. And ang pangalan ng ating full moon ngayon guys ay cold moon. Okay, so napapanahon. Combination to guys ng positive and negative energy, general reading lang mga kapiksi, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So ito guys, negative and positive guys, no, yung nakita natin sa negative energy dito guys is nagkakaroon kayo ng conflict with another person, pwedeng another water sign energy ito guys, Cancer, Pisces, Scorpio, parang nagkakaroon kayo ng conflict dito sa person na to, parang naninimbang tuloy kayo, no, kung pwedeng kasamahan nyo to sa trabaho, mga kapiksi, or pwedeng kaibigan nyo, ganyan. Na parang nagbigay ito ng disappointment sa inyo, mga kapiksi. Tapos parang naninimbang tuloy kayo kung paano kayo makikisama dito sa person na to. Every time na nakikita nyo siya, every time na nakasalimuha nyo siya, mga kapiksi, dahil dun sa conflict nyo. And, sorry guys, and normal naman guys na magkaroon tayo ng conflict sa ibang tao kasi hindi naman tayo pare-parehas ng gusto, magkakaiba tayo ng preference. So, yun na lang yung isipin nyo mga kapiksi. Pero huwag nyong hayaan na maapektuhan noon yung mga conflict nyo, yung pagsasama nyo, yung relationship nyo. Let's say for example, sa trabaho, magkaiba kayo ng gusto ng katrabaho mo, magkaiba kayo ng gusto ng boss mo, diba? That's because yun yung perspective nila, and sabi ko nga magkaiba kayo ng perspective, magkaiba kayo ng preferences sa buhay. So pagdating doon, trabaho na lang kung trabaho, pero yung relationship nyo as magkatrabaho, huwag nyong hayaan na may impact, no, or maapektuhan ng mga differences nyo. Ganun din sa relationship, diba? Sa relasyon nyo, magiba kayo ng gusto ng jowa mo, diba? So hindi pwedeng ipilit kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto niya, kasi nga may kanya-kanyang preference. Pero huwag nyong hayaan na maapektuhan nun yung mga pagsasama nyo, mga kapiksi. Pwedeng nyo pang isalba yung inyong relationship kung inyong nanaisin, kung inyong gugustuhin. Huwag nyong hayaan na maapektuhan yon ng inyong mga negative emotions kasi kayo lang din yung magsasuffer, okay? So, yun yung nakikita natin sa negative energy. Sa positive side naman, mga kapiksi, super blessed naman kayo na ibe-bless kayo ngayon ni Universe pagpasok ng 2024, mga kapiksi, ngayong full moon season, guys, parang bibigyan kayo ng another chance ni Universe. Parang merong ganap na mangyayari sa inyong trabaho, guys, or sa inyong pagkakakitaan, sa inyong kabuhayan, mga kapiksi, parang bibigyan kayo ng
another chance ni universe na magdesisyon kung anong gusto mong mangyari sa trabaho mo, kung anong gusto mong mangyari sa hanap buhay mo, sa iyong negosyo, kung ikaw ay negosyante, mga kapiksi, and ito'y maaari magdala ng blessing sa iyo kapag ka ikaw ay nakapagdesisyon ng tama. So, timbangin nyo muna guys, no? Mga opportunities, maganda yun na may mga dumadating sa inyo. Planuhin mabuti. Make sure na yung mga pros and cons, yung mga advantages and disadvantages, mga kapiksi, pag-aralan nyo mabuti, okay? Kasi maaari siyang magdala ng mga blessings sa inyo. So, huwag nyong padaanin lang yung mga pagkakataon. Instead, pag-aralan nyo siya, mga kapiksi. Alright? So, tingnan pa natin, Pisces. For some of you guys, meron tayong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ito, no? Itong conflict na to, guys, maaari itong lumala kapag ka ito'y hindi nyo tinigilan. maaari itong lumala, pero maaari din kayo magkaroon ng reconciliation. Kasi for some of you, maaaring malalim na yung pinagsamahan nyo nitong person na to. Pwedeng ano to guys, sa pera. Para nagkaroon kayo ng conflict din sa pera nitong person na to. Pwedeng tinakbuhan kayo sa pera. Pwedeng yung mga guarantor, mga kapiksi, alam nyo ba yun? Diba pagka naglo-loan kayo, tapos may guarantor, ganyan. Kapag hindi nila nabayaran, kayo yung nagsho-shoulder. So, make sure na bago kayo pumasok sa mga ganong klaseng sitwasyon, inaalam nyo muna yung capability din ng isang tao, mga kapiksi. And kung hindi nyo rin kayang bayaran, sabihin nyo din dun sa person na pasensya ka na kasi wala rin akong capability na bayaran yan just in case na hindi mo mabayaran. Okay? Para hindi kayo magkaroon ng bad blood, no? With that person. Ibig sabihin, para hindi kayo magkaroon ng aberya dun sa person na yan, mga kapingsi. Okay? And, yeah. Pero nakikita din naman natin na mukhang makukonsensya din naman itong person na to guys sa kanyang mga emotional pain na dinulot sa'yo. And, maaari din humingi ito ng sorry. And, maaari din kayong makapag-reconcile. Pero, yun nga lang, medyo magsasuffer yung relationship nyo nitong person na to. Medyo bibigyan ka nito ng sama ng loob, mga kapiksi. Okay? So, medyo sasama yung loob mo sa kanya. Pero, ang importante is magkausap kayo ng maayos and ayusin nyo yung mga gusto nyo. Kasi, wala naman guys na hindi nadadaan sa mabuting usapan. Okay? So, yun yung nakikita natin dito sa negative side, mga kapiksi. So, yung positive naman guys, sabi ko nga reconciliation. So, imay nyo itong mga reconciliation na to. Guys, so may mga positive din naman na itong mga blessings na to, itong mga second chances na to, at saka itong reconciliation na to. Yan yung mga nakikita natin na positive na pwede nyo ma-experience. And then sa negative naman, yun nga yung mga pag-aaway, mga conflict, at saka yung mga sakit ng ulo, emotional pain. Okay, so syempre ang gusto natin ma-experience is yung positive. Kaya yung positive yung i-mind-mind nyo. Sa comment section, okay, mind blessings, mind second chances, mind reconciliation, yan yung mga i-mind nyo sa comment section, mga kapiksi, para talagang yan yung ma-experience nyo, dyan yung i-boost yung anyong attention, mga kapiksi, whatever you focus on, manifest. So kung ano yung finofocus ng attention nyo, yan yung nagmamanifest guys. Kaya kung ayaw nyo magmanifest yung mga negative energy, huwag nyong i-focus dun yung inyong attention. Ito ay gabay lamang and babala para inyong maiwasan. Alright? Okay, so comment down below guys, no? If feeling nyo naka-resonate kayo dyan, tingnan natin yung new moon, full moon message sa inyo guys. Shuffle ko to habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitayo@gmail.com
at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yamaman ka, Pixie? Kung gusto mong yamaman, umundad at umasensya ng bonggam-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga ka-Pixie, no, dahil Christmas season ngayon, guys, mayroon tayong Christmas sale. Magbibigay tayo ng 1 free pampaswerte subliminal plus 10% discount, guys. Hanggang December 31 na lang yan. So ilang araw na lang, mga ka-Pixie, samantalahin nyo na habang may sale. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Magsend lang kayo, guys, ng email sa pinipixietaro@gmail.com. So, ito yung additional na message para sa inyo, guys. Napakagandang message nito. The end of a tough cycle approaches. So, magandang mensahe ito, guys, kasi diba, papatapos na yung 2023, papasok na yung 2024. So, kung meron man kayong mga pinagdadaanan na hindi maganda, mga problema, mga challenges, mga pagsubok, ngayong 2023, magbabay na kayo dyan, mga ka-Pixie, okay? kumbaga, let go nyo na yung inyong mga sufferings and wag nyo nang pahirapan yung inyong mga sarili, and i-welcome na natin yung pagpasok ng bagong taon, bagong buhay, mga ka-Pixie. Attune to the moon, guys. Release control and trust the universe. Yun yung sinasabi natin. Yun yung sinasabi ko sa inyo na i-let go nyo na, no? I-let go nyo na, i-release nyo na yung past nyo, yung inyong negative circumstances. Everything that happened, mga ka-Pixie, it's already in the past. Yung nangyari kahapon, yung nangyari ng isang araw, yung nangyari ng isang buwan, ng isang linggo, tapos na yun. It's all over. It's all in the past, mga ka-Pixie. And ang natitira na lang sa inyo is yung memories. 'Di ba? Tapos na eh. Memories na lang, even what happened 5 minutes ago, 1 minute ago, it's all in the past. Memories na lang yung natitira sa inyo. So, huwag niyo nang i-relive yung moments na 'yon. Pag sinabi ko i-relive, huwag niyo nang buhayin. Excuse me. Yung mga negative na memories na 'yon sa inyong isipan. Instead, mag-focus kayo palagi dun sa desires nyo, mag-focus kayo palagi dun sa gusto nyo, para yung gusto nyo lang din, yung paulit-ulit na mangyari sa buhay nyo, mga ka-Pixie. Release control and trust the universe, okay? So, i-comment nyo na rin yan sa baba, mga ka-Pixie. I release my past, I let go of my past, I trust the universe, okay? So, i-comment nyo, guys, again, I let go of the past, I release my past, I trust the universe, okay? So, i-comment nyo yun sa baba, mga ka-Pixie, para hindi nyo makalimutan, and palagi nyo sabihin araw-araw para palagi nyo matandaan, mga ka-Pixie. For some of you, a professional project may be ending now, kung meron kayong mga projects na wina-work on, kung kayo ay mga project-based, mga freelancers, literal, no, sa inyong mga trabaho, mga ka-Pixie, kung kayo ay may mga project managers, or kung meron naman kayo mga personal projects na ginagawa nyo sa buhay nyo, maali na siyang matapos, mga ka-Pixie. Admit if you have been overly hard-headed or hard-nosed. Ayan. Tanggapin nyo, aminin nyo sa sarili nyo kung medyo matigas talaga yung ulo nyo, okay? And kung medyo matigas talaga yung ulo nyo, itanong nyo sa sarili nyo kung ano ang napapala nyo sa katigasan ng ulo nyo. Sometimes, kailangan lang natin ng wake-up call, eh, no? Kailangan natin na may magsasabi sa atin na, hoy, ang tigas ng ulo mo, manahimik ka dyan. Okay, so kung kailangan nyo ng ganon, mga ka-Pixie, ako na yung magsasabi sa inyo doon sa mga matitigas ang ulo dyan. Hoy, ang tigas ng ulo mo, umayos-ayos ka, okay? Alright. And find a balance between your personal and private lives, mga ka-Pixie, no? Wag nating personalin lahat. And alam niyo yun, parang balansehin niyo yung personal niyong pamumuhay at yung private niyong pamumuhay. Kahit na, let's say for example, kahit na nasa social media kayo, you are a social media influencer, meron pa rin dapat boundaries, meron pa rin dapat limitations, kagaya ng mga artista, di ba? Let's say, for example, artista sila, syempre yung buhay nila, it's an open book sa publiko, kasi parang meron tayong understanding na kapag artista, open book sila, pero they also have their private lives. So, dapat nire-respeto din nila, natin yung privacy nila. And if you are respecting privacy yung ng ibang tao, dapat irespeto mo rin yung privacy mo. Diba? Huwag mo lahat i-broadcast. Magtira ka sa sarili mo, ka-Pixie. Okay?
And for some of you guys, it's time to stop fearing the worst. Wag kayong matakot. Wag yung entertainin yung takot sa buhay nyo. Kasi the more na finocus nyo yung energy sa mga fearful things, the more na binibigyan nyo siya ng energy, the more na maaari siyang mag-manifest sa iyong physical reality. Okay? Alright. So, yeah. Yan ang iyong reading, Pisces. Happy holidays sa inyo, guys. Merry Christmas. Happy New Year. Thanks for a lot for tuning in, mga ka-Pixie. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, guys, 2024 na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.